Welcome back once again to my channel, Garden of Eden. So, in today's video, isi-share ko sa inyo yung importance or yung miracle na pwedeng gawin ng oregano, diba? Kasi madami naman ang nakakaalam na ang oregano ay medicinal plant. So, I'll show you the simple steps kung paano natin siya magagamit to cure cough or sipon or pag nararamdaman natin minsan na parang meron tayong phlegm. So, let me just pick a few leaves dito sa oregano. So, kukuha lang ako ng mga 6 to 7 leaves. Okay, so nakapitas na ako ng 7 leaves. Ang dami pa ring dahon, di ba? Kasi ang oregano naman, madali siyang patubuin, madali siyang dumami. Ang kailangan lang is dididigan siya ng madalas. Our next step is, after makapagpitas na ng mga leaves ng oregano, hugasan natin. Yan, hugasan natin ng maigi. Yung oregano, pwede na siyang idiretso sa dyan, sa paggagamitin para sa pagpapakulo. Ako talaga, inuhugasan ko pa isa-isa para sigurado na malinis. So, yung next na gagawin natin is maglagay tayo ng mga 2 mug. Ito yung ginamit ko. 2 mug. Diyan. Pwede kayong gumamit ng tap water kung pwede namang inumin yung tubig nyo galing sa gripo. Or pwede rin kayong gumamit ng distilled water tulad nyan. So, pagkatapos nyo malagyan ng tubig, pwede nyo nang pakuluan. So, yan. Pinapakuluan ko na yung tubig na may oregano leaves. So, hintayin lang natin kumulo ng kumulo yan. Siguro mga 5 minutes. Depende sa lakas ng apoy nyo. Ang amount ng tubig na linalagay ko, usually mga 2 mugs lang, 2 to 3 mugs. Depende sa dami ng leaves na oregano na pakukuluan ko. Hindi ako masyadong naglalagay ng madami kasi gusto ko fresh parati yung leaves eh. So, hindi ako nagre-recycle ng oregano leaves or yung boiled na oregano leaves. Kasi kung makikita nyo sa garden, madami namang leaves yung oregano na nakatanim. Okay, so ito yung pinapakuluan natin na tubig with oregano leaves. Mga 2 to 3 minutes na siyang boiling ngayon. So, kung makikita nyo, yung tubig, di ba, nagiging kulay green na. So, yan na yung parang pinaka-katas ng oregano leaves. At yan yung iinumin later on pag pinalamig natin yung tubig. So, very useful talaga yung oregano leaves kasi especially ngayong panahon na to na yung panahon natin pa iba-iba, mainit sa umaga or sa hanggang sa tanghali, tapos biglang uulan sa hapon, di ba? Kaya usong-uso yung ubo, usong-uso yung lagnat. Dapat hindi tayo masyadong nagre-resort dun sa mga medicines na nabibili natin sa butika. Lalo na ngayong quarantine, ang hirap lumabas, ang hirap pumunta sa drug store. Kung meron naman tayong alternative way to cure yung mga simple illness or simpleng sakit, then yun na lang muna yung gawin natin para makapag-stay at home talaga tayo. So, pwede na nating patayin yung apoy. Tayin na natin. Then, okay, so yan, tapos ng pakuluan yung oregano leaves. Pwede na natin siyang isalin dito sa mug. Yan.
hanggang sa, huwag naman sa masyadong dulo. Okay? Okay. So, yung iba, papabayaan ko lang dyan sa pinaglutuan natin. So, ito, yan yung pinagkuluan. Hintayin lang natin siya na lumamig. Huwag naman masyadong malamig. Dapat medyo warm. Mas okay kasi na inumin pag warm kasi talagang mararamdaman mo yung effect. Proven ko na talaga yung pag-inom ng pinakuloang tubig with oregano leaves. Pag meron akong simpleng ubo, hindi ko na talaga siya pinapatagal. So, napapakulo agad ako ng oregano leaves at yun ang aking iniinom. Pero, i-advise ko rin lang na syempre meron ding certain dosage na dapat tinitake tayo, di ba? Hindi naman pwedeng mayat maya iinom ka ng pinagkuluan ng oregano leaves. To be safe din, ako I usually take only mga 2 to 3 glasses of this in a day. Tapos, pag medyo okay na yung pakiramdam ko, lumuluwag na yung plema or nawawala yung ubo, then inihinto ko na siya, umiinom na lang ako ng tubig ng madalas. So, yung tubig na iniinom ko, yung ano lang, yung hindi malamig na tubig. This is all in this video. Thank you very much for watching. Stay tuned in my channel. I'll be uploading new videos in the future. I am in the process of consolidating other medicinal plants that you can easily grow at your backyard and which you can also use as alternative medicines. Hopefully, I can also share tips about cooking. So once again, thank you very much. Stay safe. Stay at home. Bye-bye.